Hey yo, what's up? May bagong salita sa ating printing shop at ito ay ang Quaff Wire Binding Machine. Unboxing to, let's go! Alright, ito na, naalis na natin sa kanyang packaging. At in-order ko lang siya sa Shopee. Pero kung mayroong mga distributor na malapit sa inyo, pwede rin kayong mas magandang doon kayo bumili para mas makita nyo yung actual product at madiscuss din sa inyo. Ngayon, kung sa Shopee naman, kagaya ko, hanap lang kayo ng magandang seller, maayos kausap at maganda yung packaging. Ito yung kanyang kahon. Hindi na natin masyadong i-discuss yung mga nasa labas kasi kakalasing ko na to. At ito na yung lahat ng nasa box. Papakita ko sa inyo isa-isa yung kanyang mga nilalaman. Hinayin natin ang kanyang instruction manual. Instruction manual. Nakalagay dito lahat ng kanyang parts. Tapos ito naman yung kanyang para sa sample. Pagbago kasi ang ating cutter, nakalagay naman dun sa note, please sponge para mawala yung oil, para hindi siya kinakalawang. Tapos ito yung kanyang support para sa mga papel na ilalagay mamaya. Tapos ito yung kanyang lock at handle. Yan. Ganyan lang siya. I-assemble niya lang. Ito yung kanyang feature. Main feature niya is yung part na to, which is pwede niyong i-off yung pambutas. Maya makikita niyo ang ibig sabihin. Tapos ito naman yung kanyang support para sa wire. And then para hindi kayo mahihirapan pag pinapasok sa mga papel. Adjustable to. A4 ang kanyang size. At ito isa-isa, pwedeng bungiin yung pagkaka-punch. Punch. Tapos, ito yung na-assemble ko na yung knobs. Ito yung kanyang lock. Yung mahaba ay para sa puncher. Mapansin nyo, bumababa yun. Ito naman ay para sa pang kanyang bending, pang bending ng wire, pang bend, pang lock dun sa ating wire bend, wires pala, wire. And then, ito yung kanyang wire diameter. Unahin natin itong nasa babang to. Itong knob na to ay, ito yung distance nung mga pambut, nung mga butas sa kanya, sa corner nung paper. Makikita nyo kung tapat lang natin siya dito. Yan. Kung meron kayong isa-set up, maganda i-set up nyo muna yung kanyang preference. Ayan, yung pinakagilid. Kasi papunch natin siya. Sabi dito, 6 times to get rid of oil and achieve optimum utility prior to use this machine. Makita nyo, yung bakas ng oil. Ayan, may mga oil pa nga. I-punch nyo lang siya ng i-punch hanggang sa mawala at malinis yung ating puncher. And then, change location tayo para ma-discuss ko ng ayos. Ito namang side na to, makikita nyo. Meron siya ditong adjustment. Ipupull nyo lang siya, 2 steps. Dito makikita nyo yung distance ng butas mula sa edge ng papel. Kung gusto nyo malapit or malayo para mas hindi agad masira, i-adjust nyo lang. Ngayon, ito naman ay para sa wire diameter. Ngayon, importante itong malaman nyo kasi baka maya malaki yung wire nyo. Tapos may limiter kasi yan sa loob. Kung ano yung sinet nyo, yun ang magiging diameter nung wire na binili nyo. Dapat match yan. Ito naman yung kanyang tray na dito na pupunta yung kanyang mga na-punch. Ayan. Ayan yung atsura nun. And then, yung sunod na lang i-discuss. Ito. Nagawa pala tayong sample. Meron tayo dito isang band paper. Papunch natin.
gamit yung mahabang lever. Yan. Kung makikita nyo, ito ang sinasabi ko. Meron siyang nasirang edge. Ngayon, para maiwasan yon, merong option tong ito yung tapat nun. Merong option tong wire binding machine na to na mag-off ng pitch. Ayan. Pwede niyang i-off yung isang pitch dun. Para sa susunod na mag-punch kayo, hindi na siya madadamay. Ngayon, isa-set nyo na lang yung center nito para nasa center yung kanyang hole. At syempre, isa sa pinakamahalagang kailangan natin, ang kanyang mismong wire. Ayan, ito. Itong wire na to ay 7.9 ang diameter. Sa Shopee ko lang dito binili, as around 500 pesos ang kanyang price. Pero marami na rin siya. 500 pieces na rin to kung hindi kakamali. Halos papatak na piso lang isa. Ayan. Magsasample tayo, pero gagamitin lang natin ay yung mga retaso na lang din sa mga nagawa ko. May mga order na sa akin ng calendar. Ayan. Mayroon natin didiscuss yun. Ngayon, ito yung kanyang... Dito may lalagay ngayon yung wire. Ito ay nakaset na sa 7.9. Kaya dapat ay parehas yung wire nyo din sa setting nyo. Kasi pag trines yan, ilimit yun. Sakto yan sa kanyang diameter. Sakto yung maglalak dyan. And then, tapos, lagay natin siya dito sa kanyang... Ito, yung parang suklay-suklay na to. Lalagay nyo dyan yung wire. Holder yan ng wire para kung sakaling lalagay kayo ng mga papel na nabutas na. Hindi ako mahirapan, lalagay nyo lang dyan. Ito lang. Tapos ngayon, nalagay nyo na. Lalagay na natin siyang yun sa... Yung sa kanyang pang bend area. Magnetic yun, yung kata yung loob nun. Magnetic na tatama din yung, kakapit din yung at dulo ng ating mga wires. Ayan. Matapos naman, ipupull natin yung mixing lever. Ayan. Mapapansin nyo, tingnan nyo. Ayan, gumagalaw siya kasi magnetic. Kapag sinagad natin yon, automatic ay nakalimit na siya sa sinet nating diameter dun sa gilid. Ito magiging lock nya. Ayan. Napaganda ng product na to dahil kung kayo craftsman at mahilig sa mga arts or sa printing shop, marami kayong magagawa dito kagaya ng mga tracing pad, calendar, which is seasonal ngayong December. Mga tracing pads, kagaya ng sabi ko na tracing pad niya para doon sa mga batang, mga bata, estudyante. Okay, isang sample yung calendar, which is ituturo ko sa ibang video. Ngayon, pakita ko lang ito saglit, baby booklet. Ayan, mga mamsi dyan, pwede kayong order nito sa amin, nice printing shop. Ito ay mga wild animals, pwede rin i-customize. Basta PM nyo lang kami. And so, ayun, dito ko natatapusin yung ibang kayang gawin nito. I-discuss natin sa ibang video. Ayan. Sana ay marami kayong natutunan. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang ating video para marami pa tayong matulungan, na lalo na sa ating printing business. Yun lang, kita-kits tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, a peace!